Magandang araw mga kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. Today we have, I think some of you are familiar with him, the former National Youth Commission Chairman, no? Right, Gio? Tama, Father. Chairman. Tama. So, and still very active now with Akbayan. So welcome, Gio Tingson, to our show, Journeys of Hope. No? So, Gio, Salamat. so ano te, we've been featuring people who have chosen to go into a certain form of service. So we have a seminarian. We interviewed someone who's part of the altar servers. Then we have some people who went into mga youth, for example, as general trias. And then now, so we wanted to ask your own journey, in choosing, to really enter a profession that is very service oriented. So maybe you can tell your story. Actually, nakakatawa no? Kasi buong buhay ko, hindi ko na inakalain na mapupunta rin ako dito. And to be honest, ito nagsimula ito siguro nung kahit na nung panahon na nasa college na ako eh. Kasi hindi ko talaga inakalain. To be honest, napaka-palad ko. Napaka-swerte ng ako na pinanganak ako sa isang middle class family. Hindi ako nagugutom. Buo yung pamilya namin, yung nanay at tatay ko, inalagaan talaga ako. So nagpapasalamat talaga ako na binigay sa akin ng gusto yung ganong klaseng estado sa buhay. Yeah. And hindi ko rin talaga, Father, naisip na mapupunta ako sa isang area, no, sa larangan na aabot na tutulong pa sa mga magsasaka, tutulong pa sa mga kasama sa iba't ibang sektor ng lipunan. And nagsimula lang siya nung nakilala ko yung mga magsasaka ng sumilaw nung college ako. Yeah. That, and yun, no? Big issue noon, di ba? During... Oo. So, kung naalala ng mga ibang manonood, no? Ibang mga nasa taga sumusubaybay sa show ninyo, sa Ateneo kasi, pumunta yung mga sumilaw farmers. So ito yung grupo ng mga magsasaka mula Sumilaw, Bukid noon, na nagmarcha, naglakad sila hanggang Maynila para ipagtanggol yung kanilang lupa. No? And nung panahon na yun, natulog sila sa dorm ng Ateneo. And doon ko nakita na totoo din pala talaga yung mga iba't ibang klase ng struggle. Kasi yung mga ganyan, siyempre, pag sa mga katulad ko, sa buhay din namin, na minsan napapag-aralan mo lang yun sa classroom. Eh. Pag yung mga konsepto ng social justice, pag-uusapan nyo yung ano ba talaga yung tunay na pakikisalumuha sa kapwa. Pero nung nakasama ko yung mga magsasaka at pinag-usapan namin yung issue ng yun, land reform, social justice, paano ba talaga yung mamuhay at tumulong sa lipunan, doon ako namulat sa mga katotohanan na hindi lang pala ito na lang natututunan sa classroom, kundi in real life. No? Okay. And, siguro, Father, parang yung isang malaking learning doon ay yung kahit na gano'n kasimple o kapayak sa buhay, kung inisip mo yung malalakas, yung mayayaman, di ba, yung mga nasa political at elite spaces of government, yung lagi mo naisip na kaya lang makapag-impluwensya ng gobyerno na ng pang-araw-araw. Doon ko nakita first time in my life, no? Mga karaniwang magsasaka, binabago yung landscape ng politika, binabago yung polisiya ng pamahalaan. And that really moved me, no? Okay. So that was the beginning, no? Oo. And then simula, after that, what led you to pursue it, 'di ba? Because I guess at that point you made a choice, no? Oo. Nung nakita ko na ganun, nakita ko na, wow, magsasaka, binago mo yung policy ng national government, isang grupo ng mga payak na mga tao, parang made a difference. Akala ko, take, ano lang yan eh, parang kinikwento lang yan, di ba, sa mga kwento lang yung mga ganyan eh, lalo na sa history Pilipinas. Books, history books. History books, na parang, uy, biglang dito pwede pala. Nung naging realidad siya, nakita ko rin yung pagkakataon na, uy, kahit na yung isang estudyante, nung panahon na yun, nasa student council ako, kaya palang magtulak ng mga totoong klase ng reforma o pagbabago in government, in the private sector. So, tumuloy-tuloy. And yeah. I think yung nung nagsimula doon, nakita ko na yung pinakakonkreto na paraan at that point in 2010, no, was for me to participate in the elections. Okay. I think
yun yung naging parang pivotal. Kung magsasaka, nag-march siya, pinaglaban yung kanilang lupa. Ako bilang estudyante, ano yung pinakaunang pwede kong gawin? And I was graduating during that time, sakto 2010. Sabi ko, ako, what is very meaningful, creates impact, simple, isang tao na kaya makapag-influensya. Ito yung election. And I think that really changed how I worked in the public sector. Ito yung buhay na pinipili ko ngayon. Eh. Okay. So that was ano, that was the time of the election also, Pinoy, no? 2010. Yes, Father. Oh, 2010. In but fact, I remember correctly, no? 2009 we were working with you because of Ondoy, no? Yes, ayun, Father. So 2010 po. That is 2010. So okay. Nasa student yung dumating yung mga Ondoy ba? That was 2010. 2010 po, okay, Father. Kasi okay. I was already student council president. Correct, yeah. So, I ko remember, for a while, I met with your group, di ba? The student council, parang alliance of Metro. Alliance of the Philippines. Yeah. Okay. For some relief and recovery ano project. Okay. Okay, Father, sobrang, naalala ko, sobrang kami papasalamat sa iyo. Kasi there were school kits, no, that was distributed during that time. And naalala ko, binuo natin. Tapos pumunta tayo dun sa mga areas that not just needed relief, but rehabilitation and starting again. Just diba? Clearing the putik. Diba? Yung putik. Grabe. Noong relief ops, naalala ko yung Marikina, pagbaba. Yes. Siyempre, record lang Ateneo, Marikina na, diba? Yeah. Yung mga estudyante, diba? Sabi nila na una, mag-boots tayo, mag-ano. Pag-uwi, wala na silang mga boots kasi naiwan sa putik. Sa putik. Oh. But I remember telling your group, mga students, sabi ko, ito yung EDSA nyo, di ba? Yung Ondoy. Ito yung EDSA nyo. Kung yung panahon namin, kami yung bata noon, ang EDSA namin was EDSA, no? But ito yung people power talaga. Di ba? Just to stay with this, ano, there's one point. Now, there's a very interesting analysis ni Manolo Quezon, no? In our other show, yung Proyekto Pilipino. Ang ganda nung pinakita ni Manolo, parang pinag-usapan namin, okay, how do we move forward as a people, as a nation, di ba? Sabi niya, alam mo yung bayanihan spirit natin, malakas pa rin eh, sabi ni Manolo. But the example that he gave was Carlos Yulo. He said, Carlos Yulo was so successful because of the bayanihan spirit. So and so helped him, and now you see now everybody nung nanalo masaya, no? And everything. No? And I thought that going back to the time of Ondoy, ano yun eh, bayanihan spirit yun eh. The Filipino, when help is needed, dadating yan eh, di ba? Kumbaga, magbubuhat yan ng ano, ng kubo. Saka alam mo na, let's go back to your story, sorry for that. Pero tama, Father, alam mo nung nangyari yung Ondoy, naalala ko na, agad-agad eh, di ba? Agad-agad pumunta yung mga tao sa relief centers, sa Ateneo covered courts. Pero alam mo rin na it did not happen overnight. Kung ano yung pagkatao ng Pilipino nung panahon na yun, yung spirit ng bayanihan na sinasabi natin ngayon, ganun na yung mga Pilipino dati. Yeah. Na-activate lang siya nung nagkaroon ng crisis. Yeah. The same thing na naisip ko dito kay Carlos Yulo, na yung mga tao just really wanted to help somebody succeed. And buti nag-manifest yun, no? Na pinakita yun dun sa galing na binalik ni Carlos Yulo para sa mga Pilipino. Yeah. Gee, ano, so after that, naging seryoso yung involvement mo, National Youth Commission. And at that time, you know, Pinoy's time was a time of hope. Eh. For me, as far as I'm concerned. Kasi, Gee, isa sa mga hindi ko makalimutan nung nag-declara na si Pinoy, natatakbo siya. So, ako kasi I would drive, di ba, from Quezon City all the way to Cavite, no? So makikinig ako niyan, normally uwi na ako niyan gabi, so nakikinig na ako niyan sa ano DCMM, no? Sa teleradyo. I remember one time and it stuck sa akin eh. Nung nag-announce si Pinoy, the day he announced, nag-interview yung mga teleradyo ng mga man on the street, no? Yung isa sabi niya, natutuwa siya, sabi niya, parang pwede na naman kaming mangarap ulit. And that stayed with me, you know. That was a time of hope. Eh. Tapos, I don't know if you remember, daming mga bata working abroad say, oh, we want to go home, we want to help the government, no?
So, and ikaw, you were part of that government. So, maybe, could you share that journey that you went through as National Youth Commission? And yung I'm sure an napulsohan mo yung kabataan noon eh, di ba? Diba, nakakatawa kasi nga, yun nga, no? Daming nag-apply na fresh graduates nung in government, and medyo, to be honest, swinerte din yung mga nag-apply na yun kasi they were mentored by secretaries, by undersecretaries, by seasoned leaders, di ba, na you're being taken in by very good people in government. So yun, ang gandang experience. And yun din, no? Pagpasok ko sa National Youth Commission, iba't iba yung challenges ng panahon na yun. And in fact, ito, sakto, pinag-uusapan lagi yung DepEd. Naalala ko, isang magaling na leader, si Brother Armin Luistro. Siyempre, Lasal. Lasal naman. Brother Armin. We forgive you. We forgive you. Lagi kong joke sa mga lasal. I forgive you. Si Okay. Brother, naalala ko may pinoint out sa isang malaking problema nung nasa DepEd siya. Sabi niya may 5 million na kabataan na out of school youth. How do we solve this problem? Nakita niya, sinabi niya, pinatawag niya yung Youth Commission, no? Kami sa National Youth Commission. Sabi niya, alam mo, hindi ito masosolve ng DepEd alone. Masosolve to ng mga kabataan na alam niyo yung sitwasyon ng out of school youth, ng mga kailangan ng pag-aaral. At kung paano natin matutulak o maingganyohan yung mga kabataan to go back into the fold of studying, maybe ladderized man to, going back to DepEd or private schooling. But yung task, yung unisip ko, 5 million, sobrang dami yata nito. Paano natin to gagawin? Pero pumasok si Brother Armin, nagtiwala siya sa mga tulad namin during the time na very young people. And we just, di ba, nag-push and we reached the target, no? Of ensuring that 5 million young people are in formal schooling. Yeah. And sobrang big task, big experience. Pero doon, nagsisimula siya sa pagtiwala sa mga tao sa sektor, pagtiwala na kaya yung 5 million task na para, uy, napaka-imposible nito to my mind. And yun lang, no? Yung push and yung drive na ayusin yung ganong klaseng mga problema. So, yan, sa akin, Father, yung maliliit na bagay, malalaking bagay, nagsisimula siya sa kung ano yung pinagkakatiwala sa iyo. And kung nakita yung pagkakatiwala at nagagawa mo successful, ngayon, at least sigurado ko after our term, di ba, may 5 milyong kabataan ang natulungan para Tama. mag-enroll ulit. Yeah, yung mga ganun bagay, ano, laking bagay. And ano, no? I guess those are very life-changing moments for you, no? Yung ganun na you're able to use your own influence, 'di ba? I guess you can call it that, no? So ano, G, yung ano, yung at that time, ano yung pulso mo sa kabataan then and now? Kasi you're still in that ano, no? Oh, hanggang ngayon. Ano pa rin. Yeah, very involved ka pa rin, di ba? Alam mo yung issues, almost the same but almost different. Lalo na ngayon na marami na tayong mga kasama sa Gen Z. I think yung pinaka differentiation sa issues noon, that was what less than 5 years ago, 5 to 7 years ago to today. Ngayon, talagang nagko-compete tayo for in a hyper social media world. Grabe ang epekto talaga ng social media sa kabataan ngayon. How our Yan, ano behaviors yun, are na you influenced. you're able to monitor that and see that it's really may impact, no? Ang laki ng impact sa lungkot, sa kasiyahan ng isang estudyante, ng isang kabataan, sa behavior, sa choices that he or she makes, di ba? Grabe yung impact ng social media. So, yun yung isang difference. Pero makikita mo pa rin ngayon na yung mga problema noon, nandun pa rin din ngayon tulad ng quality of employment. Ano ba yung income na kailangan? Yung kalidad ng edukasyon na meron tayo. And makikita mo, cycle to cycle, halimbawa, yung building of classrooms, problema pa rin sa ngayon, no? At nagkakaroon ng ganong klaseng backlog. So ito yung mga, parang isipin mo, nung binigay yung pagkakataon nga na mag-serbisyo sa gobyerno, in my watch or in our watch, did we serve the Filipino people well? And in bridging these gaps, no, though it may be a very, very endless battle, parang walang katapusan,
Pero kita na sinubukan, umabot ka sa indicators mo, and parang on your watch, yung mga taong nangailangan at that time, na servisyo na tulungan. Yun, very important from at least from our end. Probably. Yeah. So I guess parang ano, you just constantly ano, win the battles, you know, win the little battles along the way. And Halimbawa yung ano po, yung ano, Father, yung sanggunian kabataan. During our time, so we were able to push for the reforms in the sanggunian kabataan. During our time, ang pinaka-analysis doon ay sobrang unequal ng playing field. Unequal bakit? Kasi may mga political dynasties na may machinery na. Yung financial independence ng isang SK, hindi nabibigay sa kanila. Yung training, bata ka eh. So it's your first stint in government. Dapat well-trained ka, well-equipped ka, nabigay sa'yo. So nung nakita yung mga problema na yun, we tried to pass the SK reform law and it was passed. At nabigay yung ganong klaseng mga reforma at servisyo para sa SK ngayon. Iba naman, so dahil nangyari yun, nag-iba naman yung problema. Diba? Yung challenge ngayon ay how do you scale up and sustain governance in the level of the local government, especially sa SK. So ano yun, ha? How did that happen? Ano, did you have to lobby as a sector? I guess you need to lobby ano, no? Nag-lobby tayo, kinausap natin yung iba't ibang mga grupo sa Pilipinas. Nung sa Congress nga, we were against a lot of congressmen who were saying na i-abolish na lang yung SK. Pero kasi babalikan mo na, ang dami kasi nating horror stories sa SK, di ba? Paano correct, mga correct. ARPO noon, yung mga pagbili ng equipment, puro na lang yan beauty pageant at puro na lang yan mga sports, di ba? Pero pag tinignan mo pa rin fundamentally, balikan ko yung philosophy na pag binigyan mo ng pagkakataon yung kabataan, especially in an elected position, and ito, napaka-importante kasi kapangyarihan yung binibigay mo sa SK, sa kabataan, to be sanggunian kabataan, how does it fare well in society and in governance today? And ang laki ng impact talaga kapag natuturuan mo yung SK na mamuno ng maayos sa level na yun, patungo sa our future governors, future congressmen, future president, future vice president, di ba? Yeah. So, Gio, no, looking back at your journey, no, and where you are now, kasi now you're still active, pero dami rin dinaanan, di ba, from student council, and then from after that, biglang youth commission na, no, from the student council. So, looking back, what would be your most, ano, parang, in a sense, ano, defining moments and the choice and the defining choices that you made. Oh, wow. Ano yan, Father? Mahirap yan, ha? Yung, may mga kwento tulad ng, halimbawa, resigning in government. Noong 2016, naalala ko, it was the first time no, na kinausap namin si Vice President Lenny Robredo, Attorney Lenny Robredo sa during that time. Yeah, if ano, no. And nung panahon na yon, the choice was, will I stay in government and finish my term, kunin ko yung benefits ko, etc. Or resign ka ng maaga para matulak no yung isang kandidato na tingin mo naniniwala na pinaniniwalaan mo na kayang magbigay ng makatulong sa Pilipinas. And we had to resign. Alala ko, kasama ko si Ding Dong Dantes noon. He was also commissioner. Yeah. Sabay kami nag-resign. At sinabi namin na, ano ba yung tamang paraan dito? And daming medyo nagka-negative impact din sa amin. Kasi sabi nila, di mo naman kailangan mag-resign. Di mo naman, ano yan. And sa amin, mahalaga eh. Mahalaga na beyond reproach ka. Mahalaga na gawin mong tama. Delikadesa. Oo, may delikadesa ka. Ngayon, parang recently kasi di ba naging malaking issue yan. So, yan. One defining moment was that, and I think till today there are no regrets in that statement, in what we did, no? Or hard choices tulad ng dapat bang lumabas tayo against a very popular issue. Halimbawa, alaala ko, nagkaroon na naman ng issue on hazing and fraternal violence. Tapos nung panahon na yun, ako rin also being a member of fraternity, will I speak up against hazing and ano, and ang
even if there was a lot of negative impact on us, I think at the end of the day, nakatulong kasi nabago yung policy ng executive department on how to treat these types of cases and how to prevent it. Yeah. Yung mga ganong klaseng bagay at decision na parang going against the tide or mas madali naman talaga na ibigay mo na lang, di ba? Ay, maliit na ba, ibigay mo na lang. Pero hindi, pag may kita mo, it's the hard choices that you made in life that define you. And you look back, parang masakit man, pero parang, di ba, Father, parang mas pasasalamat. At the end of the day, parang... Yes, but, pag, and Fred, you take, and I don't say this, I say this in the most positive way, you take pride in what you have chosen, di ba? And Commission Gio, naisip ko rin, di ba? Kasi very often, sabi mo, di ba, I'm proud of my achievements, di ba? Pero ako, looking back din habang tumatanda, you realize you're proud of the choices that you made. They may not have led to major achievements, but alam mo, tama yung pinili mo. Nanindigan ka doon sa pinili mo, di ba? And for that's important in the end, di ba? So Gio, doon ako nakakatulog ng maayos sa gabi, Father. Correct, di ba? At the end of the day. Kasi maraming bata, I'm still confident, maraming batang Pilipino naghahanap ng how to live meaningful lives and lives of purpose. What can you share, no? Given someone who started out school government, di ba? Student council, all of a sudden catapulted in on the national stage, di ba? Let's face it, di ba? Immediately na promote sa national stage, di ba? Student government, di ba? And it is not, and life has not been the same ever since. So what do you advise to the young people na naghahanap ng purpose and ano, and a sense of meaning in their lives? Lagi kong pag looking back, no, unang-una nagpapasalamat ako, titingnan ko talaga sino yung mga naging mentors ko, sino yung mga naging haligi ko growing up. So yan yung isang bagay na look for mentors, look for good people that you can learn from, build relationships with them, and learn from not just from their successes but pati yung mga pagkakamali nila, mistakes nila. Pangalawa, lagi ko rin sinasabi na huwag tayong matakot magkamali. Dahil bata pa tayo, di ba? Papatawarin pa tayo ng mundo sa mga mistakes that we will make. So huwag tayong matakot magkamali. Okay lang there's din time, yan. There's time to correct. Tama. pwede pa, di ba, Father? So huwag tayong matakot na sumugal, lalo na kung yung tingin natin, tama yung ginagawa natin. Third is, don't be too hard on yourself. At the end of the day, hindi yan tatapos sa iyo or ano, but everybody can learn from their mistakes. Everybody can just relax and say na okay, this happened to me, pero bukas iba na yung bukas, eh ibang araw na yung bukas. So relax lang tayo, let's not be so hard. Ang dami kong nakikita kabataan ngayon, sobrang bigat nung pasan nila sa sarili nila, diba? Sobrang self criticism, sobrang hindi ko to kaya, or negative yung paniniwala. Pero you know, as you go along with the right mentors, with the right risk-taking, and with the right mindset na where I'm okay, I'm fine, okay lang to. I think yun, mahalaga na madadala natin yan into our journey, no? Sa kanya-kanya natin journey. Yeah. Galing, Gio. Very well said. And we're gonna see how this coming midterm elections will come out. Diba? Kasi ano to, mahalaga. For me, mahalaga to kasi as they say, diba, even in I think even the president now, BBM, is saying, diba, after the midterms, kasi sabi nga nila, diba, gawin mo na lahat yung dapat sa tingin mo dapat gawin before the midterms, kasi after the midterms posibleng wala na yung opportunities, no? But then again, no, ako I never lose hope, eh. Ako I never lose hope, diba? During the darkest periods of the past years sa atin, eh, di ba, parang pagod na, di ba, nag-give up, sabi nilang, oh, ano ba nangyayari? Ako, lagi ko lang sagot, you know what? The moment we surrender hope, that's when we lose. But so long as we hold on to our hope, hindi tayo talo, di ba? So, and Gio, thank you very much, and I hope to have you again, no?
after Maybe the father. Oh, magkwentuhan tayo ulit. yeah no let's get together also Sige, mag-put some sige, time sige. minsan magkwentuhan tayo and see how kasi I'm with Caritas Philippines now eh so let's see how we can Exacto. work together di ba so ano Yes, Gio, Father. maraming salamat and Salamat. Thank you. thank you mga kapamilya we'd like to thank Gio Tingson and this is Journeys of Hope and I hope you learned a lot from his very interesting journey you know a very unplanned journey but in the end no a journey well traveled and very well and to this day being traveled well so maraming salamat Gio maraming salamat mga Maraming kapamilya. salamat. This is Journeys of Hope. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk in water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. I can't be there for all the people in need, but I can be the answer to someone's prayer by sharing at least 500 pesos every year to Alay Kapwa. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines.